can't tell my mom, won't tell my dad. My best friend must not know. This is my story. Hot story. Can't tell them. But you can tell Kana. Tell Kana. Call her. Tell her. Talk to her. Tell her. Tell Kana your hot story. Welcome to Hot Stories! Hello naman sa'yo, Mars! Welcome back! Kumusta ka? At hindi nakita, Mars, ha? Oo, tapos ngayon mo lang pinindot yan, di ba? Hindi mo makangamusta ka, tapos na nanabutahin. Oo, ganyan, nga. Ganyan yung mga gustuhan kung ano. Grabe ka naman. Oo, yung mga ganyan, di ba? So, anong feeling? Nagtawagan na naman kayo kanina. Guys, ha? Walang ganon. Meron akong hot. Trabaho yun. Sorry, sharing. Meron po, kanina nagtawagan sila. Tapos, ang work. Gusto niyo po bang may malaman pa? Tawag po kayo sa 8721-2429. 8721-2429, di ba? Wow. Kung gusto niyo pong manalo ng regalo mula sa MX3, di ba? Oo. Tawag na. Generous tayo ngayon, di ba? Oo nga. Kasi nga naman, di ba? Huling araw to para sa buwan ng Nobyembre. Yes. At next week, December na. Tama. Yun, makakapanayam nyo na kami ulit. Aww. Aww. Bilis-bilis ng panahon. Parang ayaw ko matapos yung Nobyembre, Mars. Kaya nga. Di ba? Ay, nako. Sino yan? Sino-sino yan? Nung message sa'yo. Ay, di wala. Oh. Langya ka. Wala, may nag-send lang. Oh, charot. Wow, ah. Eh, bakit dyan, dyan, Pearly yan? Hindi. Huwag kang invento. Napaka-invento po. Bakit dyan, dyan, Pearly, nagme-message sa'yo? Magpapaniwala po kayo kay Kapitana. Maniwala po kayo dahil yung tanong na tanong ko lang po yung telepono niya. Naku, nagkailan mo nga ako. Eh, bakit dyan? Wala nga message sa may heart-heart. Oh, invento. Hindi yun nagaganon. May heart-heart eh. Never yung nag-heart-heart. Sarah, baboy lagi. Oo, oh, oh, nga. Kung yung baboy na may nag-heart-heart. Kahit sa emoticon, ba to yun? Hindi, oo. Oh. Ba't sa'yo nag-heart-heart? Oo. Oh. Yung baboy na nagkikiss ng heart. Ah, nagpadala sa'yo? Oo. Oh. Weh, oh. Patingin nga. Ito, sandali. Sige nga. Minamahal kita. Tigilan mo ako. Nakakamiss niya si Baby Baby Baby. Live po kami ngayon, mga bangga, on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. Correct. At syempre, sa mga gusto pa rin po tumawag, hindi ba? Open po ang ating linya 8721-2429, 8721-2429 para sa ating second lucky caller for today. Yes. Diba? Kasi meron po tayo nakausap kanina, kaya lang bumitaw. Aww. Pero nasa muna ba yun? Yung minsan kumapit sa'yo, tapos biglang bumitaw na lang. Yung ano, yung biglaan na pagbitaw, yung ganun. Yung mga tipong, oo, magpaparamdam sa'yo. Tapos iba, biglang hindi na. Tapos biglang ano, biglang bibitawan ka na lang. Oo, na-experience ko yan. Ayaw nga pala, ano. Bakit? Para ano mo nga pala? Makao nga pala, ayaw nga pala. Ayaw nga pala, oo. Bumitaw bigla kasi. Oh? Ah! Tawang-tawa. Minamahal kita. Ay nako, kung na-experience mo yan pangga, yung biglang bibitaw, papa-falling ka muna or mag-e-effort sa'yo ng bongga. Maraming mga ganyan eh. Oo. Tapos biglang bibitawan ka, nako, kalimutan mo na yan. Kaya nga naman, diba, pakiusap naman natin din dun, diba, sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan. Yes. Na, diba, kung plano nyo lang kayo bigan, right from the start, alam nyo yun, linawin nyo. Tama. Diba? Tapos, wag nyo naman din gambalain yung nananahimik nilang mundo. Oo. Well, kasi, nangyayari talaga yan sa totoong buhay, no? Hindi kasi, diba, bago kayo dumating sa buhay nila, nananahimik naman sila, diba? Oo. Tapos, eto kayo, dahil nga playful kayo, gusto nyo lang ng ganito, nag-trip kayo, diba? Wawasakin nyo yung damdamin ng isang tao na dahil lamang sa, alam mo yun, ay, at the end, parang, ay, ayoko, diba? Yung mga ganyan. Kaya yun. Ulitin ko ha, 8721-2429, guys, tawag na. 8721-2429, 8721. Or 7001-7949. Tama, hindi ba? Dahil pangalawang lucky caller natin ito. Wala pa ba tayong caller? Wala. Ano ba yan? Uli?
May caller dapat tayo kanina, yung mag-share ng hot story, kaya lang nagbago yung isip niya sa Monday may na lang daw. May caller din nga ako kanina, biglang sabi nga niya. Nagbago na isip. Nahihiya din daw siya. Sige na, tumawag na kayo para ano, ipapremyo kayo. O, diba? Ayun nyo ba ng ano, diba? Ng regalo, diba? Napakaswerte nyo, mabibigyan kayo ng regalo. Pero habang naghihintay tayo ng caller, lucky caller talaga. Kaya nga. Ay, pag-usapan naman pag-usapan natin, mo. Yung ano, ghosting. Ghosting. Oh, kasi, total, napag-usapan na rin lang naman natin, biglang nawawala. Ah, diba? Sakit kaya ng mga ganun, ano? Bakit kaya sila biglang nawawala, no? Ano kayang ibig sabihin ng mga lalaki dyan? Dapat point of view ng mga lalaki ang tanongin natin mamaya, eh. Well, diba? Nga, magandang tanongin dyan, diba, yung mga kalalakihan? Tama, kasi anong reason nyo? Ba't di kayo nagpapaalam? Yung iba kasi ang reason, nahihiya kasi magsabi. Na ayoko na sa'yo, di ka taliligawan. Ah, ganun. Siyempre, ba? May ganun eh, di ba? Hindi. Hindi nila masabi. Siyempre tayo bilang mga, ayan na, may caller na. Ng... Ay, sa akin daw eh. Paano yan? Teka lang, sa'yo mo, standby, mag-MX sa'yo muna tayo. Baka gusto niyang manalo na din. Baka gusto na niya kamong manalo. Ano na lang, dahil paki-guide, panalunin mo na lang. Para tuhog na, di ba? Gusto niya kamong makausap. Gusto niya makausap sila. Alam mo, oh, ay, okay meron. Na daw. Umayad meron, na. Sorry. Oh, di ba? Hindi, meron na. Alam mo yung ginagawa natin dito para tayo sa bahay lang. Eh. Para tayo nagichikahan lang, no? Correct, hindi ba? Pero, oo, no pressure. One. Anong one? N1? Anong N1? Nasa phone one. Ito, oh, sige. Hello? 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 Hi! Hello po! Kamusta hi, DJ Gara! Hello po! Hi, Kapirana Sisa! Uy, hi! Kamusta ka? Mabuti po! Ayan, in fairness, ikaw ang aming second lucky caller for today para sa ating yes. Sing It With MX3! At andyan ating, hindi ba? Yan, ikaw ba'y handa na bang sumabak sa pagkanta ng ating MX3 jingle? Handa na po! Eto na pakinggan natin ang ating MX3 jingle! Ang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan. Ayan. Very good. Ate, ano yung narinig mo nga? Ano yung narinig mo? Ano ang sagot dun sa narinig mo, Blanc? Nahawa na din. Coffee capsule and tea. Very good. Ate, ito na lang din mga follow-up question ko. Ikaw ba'y nakasubok ng gumamit ng MX3 products? Opo, capsule. Ay, talaga. Very good. Ano opo. Naman na idulot itong mabuti sa iyong kalusugan at pangangatawan? Hindi ka napapagod at nakakatulog ako ng sapat. Wow. At tinalay ko yun din ang ginagamit. Ay, talaga po. Actually, nirecommenda ko nga ito kay Kara kasi di ba medyo hirap siyang matulog sa gabi. Iniinom ko na rin, yes. Correct. At sinasabi nga niya na nararamdaman niya yung epekto na yun na minsan parang ayaw niyang bumangon na rin sa kama. Nakakantok talaga. Totoo yan. Di ba? Na nakakaroon. Bagay yan kay DJ Kara kasi hindi natutulog. Tama. Ay, grabe. O, di ba? Eh, alam mo naman, syempre, bakit hindi siya natutulog? Syempre. Ay, diba? Syempre, kailangan... Syempre, busy. Kailangan mag... Alam mo yung kailangan mag-intay siya hanggang 1 o'clock. Lalo na ngayon, ay, wala grabe siya naman. Yun totoo. Lalo na ngayon, wala si Pop, si Baby Love. Oh. Ay, grabe mami, ah. Oo, oh, diba? Ano nakakalok? Sinasabi ko sa inyo. Eto na huling tanong ko sa'yo, ate. Ayan, ah. Natanong ko ba yung pangalan mo, te? Hindi po. Pero tang ka na din. Utang na, parang si Kara. Ano po ang pangalan, te? Mary Grace Clemente po. Mary Grace Clemente. Taga saan si Mary Grace Clemente? Barangay Diparo. Diparo, Caloocan? Opo. Ay, hello po sa inyong lahat dyan. Ilan taon na si Mary Grace? 44. Ay, in fairness. Ito na huling katanong ako sa'yo. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataon, pagpapalit mo pa bang MX3 sa ibang produkto? Ay, di na po. Subok na yan eh. Ay, very good, ate. Hindi ba? At dahil dyan, antay mo lang ang tawag ng MX3 kung saan kailan mo pwede matanggap ang iyong regalo dahil padadala nila yan sa'yo. Oh, sige, thank you. Maraming salamat. Bye-bye, DJ Kara. Bye-bye po. Ate, hindi mo na yung babay yung telepono. Hakunin
namin details mo. Oh, sige po. Okay, sige. Salamat. Salamat ng marami. Ayan. At syempre, ayan. Yan. Oh. Parang ano, may robot yung ano, yung tunog, no? Oo, parang ano. Bakit kaya? Andito ba si Iron Man? Si Static. Pero bago ako tuloy mamaalam at magtapos ang programa na ito, hindi ba? Yun lang masasabi ko, dudugtong ko lang naman din. Oo. Doon sa mga tao mahilig mag-ghost, sino naman yung tumatawag? Wala to. Oy, si Daryl to. Si Daryl to. Bakit sino naman? Hindi, napindot. Dahil naririnig ko, di ba? Ang lakas sa mikropono. Napindot kasi. May tinatawagan ka. Alam mo, huwag mong bigyan ng ulay lahat. Narinig ko kasi. Hindi mo nga mailabas yung heart-heart eh. Messenger, no? Asan yung heart-heart? Kasan? Yung sinasabi mo. Sandali, wait. Na nag-chat sa'yo si Papa Jackson. Namun mo ako. Sinasabi ko sa'yo din ah. Pag yan wala ah, patay ka talaga sa akin. Lagot ka talaga sa akin. Oh. Asan yung heart? Invento ka. Sabi mo nag-chat sa'yo ng heart. Oh, weh. Huwag ka mag... Eh, ano na yun eh. Private na. Oh, private. Masyado na, I don't believe you. Ay, nako. Baby, mag-send ka nga ng heart. Oh! Oy, nanonood yung ano. Ha? Nanonood ang boss natin. Oo nga. Si Hi, Papa Jackson. Ingat po kayo parati dyan. Baby, I miss you. Tawagin po natin yung isang baby, si Baby Toby. Oo nga. Tawagin natin. Asa baby si Toby? Baby Toby? Habang ano, itanong natin sa kanya yung tanong natin tungkol sa topic ayan, natin baby kanina. Baby Toby, yung kadali dito ka. Sa ghosting. Meron kaming katanungan ni Gandang Kara. Hello. Teka lang. Ayan. Hello. Hello. Ayan. Baby Toby, yo. Na-experience mo na bang mag-ghost? Mag-ghost? Sige, oh, mag-ghost. Maupo ka muna. Maupo ka muna. Hindi ko pa natatry mang-ghost, ha? Ah, mang-ghost. Mang-ghost, hindi ko pa natatry. Ah. Pero, na-ghost ka na. Na-ghost na ako. Ah, ilang beses? Oh, mga isang beses lang naman. Ay, ano ba? Yes. Hindi kasi kanina pinag-uusapan namin on the side ng feminine perspective. Oo. Kasi di ba kadalasan, alam mo yon na minsan pa-fall kayo yes. Mga lalaki. Nagpapa-fall kayo. Tapos syempre, di ba minsan yung pagkikare nyo na hindi na maklaro kung bakit ka nagkikare, na biglaan na lang. Uh-oh. So tapos at the end, parang biglang sasabihin nyo lang sa amin, ay, friends na lang tayo ah. Tapos o kaya bigla na lang hindi ka magpaparamdam. O baka naman kasi nasa babae din naman yung ano problema. Kasi minsan kasi kaming mga lalaki, close lang talaga kami sa inyo. Oo. Hindi naman sa pagbibigay ng ano ng motibo. Pagpakahulugan. Pero kami naman kasi parang tropa-tropa lang, vibes. Kasi ganoon kaming mga ano eh, mga lalaki sa lalaki eh. Ganoon kami. So ang ibig mo sinasabi mo? Mga babae may problema. Asyumera. Hindi naman siguro iba lang yung ano na-receive nilang meaning sa mga ginagawa namin. Ah. Ganun. Eh, kailangan ko na rin may pa-sweet-sweetan pa kayo na nagagawa. Mars, but relate ka ba? Bakit gigil na gigil? Hindi, kasi may mga ganun minsan, di ba, pa-sweet-sweetan. Okay. Ibang usapan na yun. Iba na yun. Minsan ba, kayo mga katulad, ikaw lalaki, nasabi mo ba minsan na bago ka maging close sa isa na kinaklaro mo na, oy, tropa lang tayo, ah. Mm-mm. Ako hindi. Hindi. Kinaklaro mo ba? Ako, tingin ko kasi iba kasi yung pakikitungo ko sa babae eh. Oo. Paano diba? Ka makitungo? Paano ako makitungo? Bali, kung ano yung ginagawa ko sa tropa kong lalaki, ganun din sa babae. Parehas lang. So para hindi ma-misinterpret. Yes. Oo. Pero pag special sa'yo ang babae. Paano? Paano pag special? Anong ginagawa mo? Ginagawa ko, iahatid ko. Susunduin. Ibigyan ng... Tapos hindi mo siya hinaharot-harot ganun. Anong harot ba? Hindi sabihin, syempre, pag tayo magtotropa, di ba? Okay. Kinikiliti, uing, ganun. Alam mo yun, very touchy yung magtotropa, di ba? Yung mga, alam mo yung tropang ano, harutan, di ba? Kapag kasi special sa akin, gusto ko may respeto rin ako. Hindi ko siya hahawakan hanggat walang ano niya, permiso niya. Oo. Ganun ako. Kayo ba, sa aspeto ng lalaki, di ba? Yung tipong pag-ghosting, kasi di ba, sa aspeto ng pababae, sinabi na namin. Ikaw, nami-misinterpret mo rin ba minsan yung galawan ng babae sa'yo? Oo. Siyempre, minsan kasi, mag-assume ka rin kasi eh. Oo. Kasi minsan kasi yung babae napapasobra yung sweetness niya sa'yo. Sandali, nasabi mo na nag-assume ka din. So, ibig sabihin, hindi lang mga babaeng assumera, lalaki din. Round one!
hindi ko naman tinatanggi na ano na minsan, na hindi kami nag-a-assume. Oo, kasi pag may pinakita naman talaga sa'yo na something nakakaiba, minsan mag-a-assume ka din naman eh. Yes. Hindi kasi, diba, by nature kasi, kayo mga lalaki, sorry, mm-hmm. hindi ko muna pinatapos yung sasabihin mo. Oo. By nature kasi, ang lalaki, diba, hindi nyo masabi talaga na gusto nyo, iniintay nyo na may signal pa talaga. Yan. Oh, ganun talaga, may signal. Diba, no? Kasi, bago nyo i-push. Yes, kasi kami kasi, kung hindi kami sure, hindi namin pupush yun. Ah, hindi kayo nagre-risk? Ha, ganun? Ako ha, sa part 2, bilang ako ha, personally ha, hindi ako magre-risk. Oo. Ganun, kasi paano kung meron kaming pagkakaibigan? Mas sayang pagkakaibigan namin. Mas binavalue ko yung pagkakaibigan kesa sa ano, sa relationship ay sa landian kumbaga. So ano kumbaga ikaw, mas ginugusto mo na maging kaibigan. Yes. Pangit mo ka ba? Naman. Walang mali siya yung ganun. Kaya na naman. paano kung best mo na yung menchu, 'di ba? Eh, alam mo, kapag magkakagustuhan kayo, lilitaw at lilitaw din naman yun in the long run. Sabagay, lalabas at lalabas. Diba? So, kahit pigilan mo yan. Oo, di ba? Kahit anong pigil mo. Pero mabalik tayo dun sa sinabi mo na ghost ka na. Nag-ghost na ako. Oo. Kailan yan? Bata pa ako nun. High school pa nga ata. Yung ghost ang naranasan mo sa mga paano? Babae. Yung tipong hindi na lang ako nireplyan. Ganun. Kasi dati kasi, bata pa kasi ganun nun eh. Ganun din naman kayo mga lalaki pag ayaw nyo na eh. Alam mo, may galit ka. Siguro yung iba yun. Pero ako hindi. Kasi di ba yung ibang lalaki ganyan din eh. Oo, na tipong, alam mo yun, sweet-sweetan noong una, syempre ikaw kakagat ka na, ay okay, ganyan. Tapos pagka nagtanong ka lang minsan na tipong, ay wala na, dead ma. Oo, may ganun talagang lalaki. Hindi naman tinatanggi na wala. Mm-hmm. Pero yun. Magka-chat kayo, magka-text. Magka-text kami nun. Mm-hmm. Uso pa nun yung text eh. Mm-hmm. Tapos nun, ba't di ba na usong ngayon? kasi sa mga bata kasi ngayon, ano na, chat-chat na. Ah, sabagay. Data yun, na. Text pa, tama-tama. Oh, data. Tama. Oh. Ayun. So, yung mga kipad-pad, ganun-ganun, di ba? Yung mga text. Mm-hmm. So, textmates kayo. Textmate kami. Tapos nun, hindi pa kasi uso yung date-date eh. Kasi estudyante, wala pang pera. Mm-hmm. Diba? Ang nangyari nun, mga ilang days ata siya hindi nag-reply sa akin. Oo. Tapos, mm-mm. Nung nangulit ako, kasi wala na. Sabi niya, uy, busy ako eh, sorry. Ganun. Ay, ganun na lang. Oo, ganun na. Ah, ganun lang. So, paano parang ka nangulit? Oo. Tumawag ako. Tapos? Ayan, tumawag ako ng tumawag. Tapos, nag-flood message. Ganun. Ah, talaga? Finlad mo siya? Saka na, hope okay ka lang mang ganun message. Wala namang baby. Wala namang baby? Bakit kasi lagi may baby? Pangalan lang. Bakit ba? Hindi ba pwede yun, di ba? Kasi syempre na po-call ka na, dinidiscartehan mo na, di ba? Pero ako, hindi ko muna siya tinatawag ng baby? Nicknames. Hanggat hindi kayo. Syempre. Certified. Alam mo, Mars, ikaw lang naman yung tumatawag ng ganun. Ay, bakit ba? Katulad ako ah. Oh, bakit ba? Chart lang. Ginaji ka kasi eh. Oh, so tapos, tinawag-tawagan mo siya, finlad mo siya. Anong sabi niya? Sabi niya, busy ako. Ganun. Busy sa school. Okay. Ganun, wala na. Tapos wala na, ninayaan mo na. Wala na, ninayaan ko na. Pero anong level yung sweetness nyo, yung closeness nyo nung time na yon? As in, ano talaga nung time na yun, landian talaga. May I miss you, ganun? I miss you, hindi pa kami nakikita. Ah. Pero syempre, kumbaga, ang nangyari kasi nun, kasi kalimitan kasi mga bata dati, na-fall lang sa ano, sa text eh. Yeah, oo nga, yan. Hindi pa nakikita yung kausap mo. Oo, kasi diba? Na-fall ka na. Okay, yun. So na-fall ka din. Na-fall din ako, syempre, bata pa eh. Tapos marupok. Oo. So yun. Natural yan. Nung time na yun, parang, ay, sayang naman. Parang ganun. Medyo na-broken lang na. Medyo lang naman. Umiyak ka? Ay, hindi naman. Nasayangan ka sa hindi mo pa nakikita. Siyempre, bata. Kasi nga, pag bata ka, marupo ka. Kung baga, mas mabalis ka ma-fall, ganyan. Di naman yun love talaga. Puppy love lang yun. Yan. Crush lang. Wala ganun. Naman yun sa edad. Galit ka ba? Hindi ako naniniwala na sa bata lang yan dahil sa ano. Mas marami mo, mas marami matanda kayo na. Ang naiinlove na lang din basta-basta, di ba? Sabagay, totoo din naman yan. Kasi sa social media, makita mo lang picture, gwapo, di ba? Kahit hindi bata, na-fall, di ba? Diba? Hindi, pero yun lang, babalik tayo sa perspective ng pang-ghosting, di ba? Na, tipong sa mga aspeto naman na ganyan, kasi kung katulad ikaw, di ba? Huwag natin lahat yung lalaki. Oo. Excluded ka. Dahil sinasabi mo nga hindi ka katulad nila, di ba? May mga lalaki kasi na bigla na lang magpaparamdam, di ba? Sa mga aspeto na ganyan, una parang tipong disidido. Oo. Tipong syempre, forma-forma. Ito naman si
babae na tipong, ay, kasi si Mencho nagpo-forma-forma, di ba? Oo. Na tipong, pagka nararamdaman mo ba, ikaw bilang lalaki, pag nararamdaman mo ba na, hindi mo, kunwari, hindi, ako, hindi mo ako bet, di ba? Mm. Nararamdaman mo ba na nagkakaroon ng, kunwari sa babae, babae ako ha, yan, na nagkakaroon na ng misinterpretation yung babae dun sa pinakikita ginagawa mo. Sinasaway mo na kagad. Ah, oo. Oo. Ah. Hindi mo papahiya yung girl. Di, ay, malandi diba? Eh. Ano naman? Alam mo? Saksaka ng harot eh. O, di ba? O, hindi. Totoo lang. Bakit doon ginagika na naman, Mars? Oo. Pero sinasaway mo, sinasabi mo, uy, huwag masyadong ganun? Hindi naman sa ganun. Ang hindi, sinasabi hindi mo ko, tayo pa. Sabi ko, uy, ano naman, medyo na ano na tayo. Ha? Kasi ano lang tayo, tropa-tropa lang tayo. Ginagulan ko siya. Dinediretso mo. Pero, maganda yung ganung lalaki. Minimake sure ko naman, minimake sure ko naman na kami lang nandun. Na hindi siya ma-open. Oo, hindi siya mapapahiya. Tapos pinipili ko yung words ko para hindi mas masakit sa kanya. Oo nga naman. Chill ka lang daw kay eh, sabi dito sa comment. Akala ko sasabihin mo. Chill tayo. Sabihin na ganun. Akala ko sasabihin mo kasi, diba? Diba pag dalawa na lang, saksaka ka kasi ng kangkarot, diba? Para aminin natin, may mga, ewan ko sa'yo, may mga lalaki talaga na halimbawa manliligaw o magpaparamdam tapos biglang mawawala. Bakit kaya sa palagay mo? Tingin ko nakita sila ng red flags. Okay. Kalimitan siguro ah. Kaya back off, ganun. Oo, red flags. Mm. Ang mali lang sa kanila, hindi nila sinasabi. Ah, lang go-ghost lang. Oo. Agad. Hindi kakausapin. Grabe. Oo. Kasi, nasa ano pa sila eh. Legal stage eh. Getting to know each other. Hindi ba pa pwede kasi alam mo yun? Paano nga natin si kapatana? Ikaw ba ginoos ka na? Gina G ka? Ginoos ka na? Eh, hindi. Kasi malalaman mo naman kung ayaw sa'yo right from the start eh. So wala pa nang go-ghost sa'yo? Wala. Ah, wala. Tsaka ako naiinis din, ka lang sa mga... Naiinis lang ako dun sa mga ganun eh, na aspeto, di ba? Na, kasi sa aspeto ng kalalakihan, ang hiling niyong pumorma na feeling niyo ang gagwapo niyo, 'di ba? Mm. Totoo naman 'yon. Mm-mm. Pag pumorma na kayo, uy, ang daming cheeks. Mm-mm. Pero pag nandiyan yung babae, hindi niyo naman din masabi ng diretso. 'Di ba? Kung ano yung gusto niyo. Antayin niyo yung babae magpakita ng motibo sa inyo, tapos tsaka niyo na, alam mo 'yon, 'di ba? In short, lalapitan gagawa kayo the moves. Tapos kapag hindi niyo bet, etong si babae asang-asa, 'di ba? Sasabihin niyo, uy, tropa lang tayo. Di ba yung mga ganong aspeto? Kasi may mga lalaki siguro talagang clingy at saka sobrang friendly. Sa sobrang friendly nila, nag-iisip ng iba yung mga babae. Di ba? Lalo na alam mo ng mga girls, marupok yan, konti magbigay lang ng pagkain. Hala, he care for me. Oh, may ganun na kaagad. Inabutan ka lang ng tissue, care for me. Ganun. Di ba pa pwede kasi, alam mo yun, means, ang dumi na ng mukha mo eh. May tipong ganyang aspeto. May ganun kasi talaga, di ba? So, pero kasi may mga lalaki pa rin. Huwag na lang siguro tayong umasa agad sa lahat ng pinapakita. Unless sinabi sa atin na, I like you, gusto kita. Doon na lang tayo talaga mag-isip, no? Sa mga aspeto ng pang-ghosting, eh, di ba? Tama. Yung lang nakakasad kasi doon, eh, no? Bakit kasi, tulad sa pang-ghosting, mas mahirap kasi mag-move on. Aminin na natin ang babaeng. Kasi kayo mag-inuman lang kayo ng tropa-tropa nyo. The next day, makakita kayong chicks, ay, it's all over ka na. Diba? Di naman sa ganun. Di naman sa ganun. Kasi sa kami kasi mga lalaki. Lalaki pagtanggol mo. Kasi sa amin kasi mga lalaki, hindi nyo lang nakikita, pero nasasaktan din kami. Kasi hindi sila showy eh. Nakikita nyo kasi palaro-laro lang kami. Painom-inom lang. Mas pinapakita namin yung masayang side namin, hindi yung lonely side. Kumbaga, kung iiyak man kami, sa amin na lang yun. Kami na lang yun. Tama. Sa kwarto na lang namin, mag-isa kami. Tapos hanggat kaya, kikimkimin namin yung sakit. Ganun. Matanong ko lang, dahil sinabi mo na kanina, baka nakakita ng red flag, kaya magbaback off. This is an interview. Uy, ang dami nating viewers ngayon, 830 million. Hello, hello sa inyo, dahil sa usapan na ito, si Bigo. Parang gusto nilang malaman ng tungkol kay Baby Toby. Correct. Ano yung red flag sa'yo, sa babae? Yun. San ka nare-red flag? Yung red flag to. Tingin ko yung sa may history ng panloloko. Pag history, kahit history nangyari history, na. Pas kasi, na yun ah. Oh, paano kasi, mo naman kapag, malalaman agad? Eh, siyempre, tinatanong. Kasi nga, getting to know each other stage. So parang nagiging judgmental ka kasi hindi naman. Hindi naman. More like,
parang naano ka lang, matawag na curious. To turn off. Na-turn off ka lang. Kasi that once kasi naloko na rin ako. Oo. Ah, kaya ayaw mo na. Yes. Hindi mo po pwedeng kasi kaya mo lang naranasan sa iba yan. Hindi naman pwedeng magbigay ka ng ibang chance sa babae na pwede magmahal sa iyo. Kasi naloko na siya eh. Eh di may chance din na magawa niya pa rin 'yun. Kahit sa ibang tao, ganoon lang tingin mo kaagad. Kasalukuyan po 'yung ginigisahan ni Kapitan Asisa, si Baby Tommy. Mga aspeto na ganoon ah. Kasi 'di ba syempre, ano nga ba ang reason ko bakit nagluloko, 'di ba? Kasi kadalasan may pagkukulang din kay mga lalaki. Okay, sige. Sa part ko na naloko ako, wala akong ano. Sige, magsabong kayo! Wala akong nagawang mali. Wala akong nagawang mali. Kasi ano lang talaga na ginawa niya na talaga yun. Mm-mm. And ang reason niya. Sige. Ang reason niya sa akin, eh, ako daw yung karir ko daw, nagbo-boom na. Tapos sa kanya, wala pa rin daw. May kasamang insecurities ka pa ganyan, no? Hindi ba kasi, diba, dapat, kaya niya nararamdaman na nai-insecure siya, baka kasi alam mo yon in times na dapat bilang boyfriend, nandun ka sa kanya na supportahan din. Na ikaw importante ka din sa akin. Yes, ganun. Pinapakita ko na sa kanya yun. Mm. Eh, minsan mahirap din talaga labanan ng insecurities. Baka siya, hindi niya nalabanan. Diba, ganun. Yeah, tanungin natin ang point of view ni Mayora Iska. Tama. Tungkol sa ghosting. Teka, andyan na siya. Andito na. Ayan. Magsama-sama na kami. Ako muna. Gina-gina. Thank you, Mars. Pinalayas ko talaga siya. Ito na si Mayora Iska para sa ano? Sa totoong point of view. Ng babae. Ng babaihan. Ng totoong babae. At ako po'y muna magpapaalam. Take it away, guys. Okay. Natakot ako dun. Maraming salamat, Kapitan Asisa. Kaya nga, gisang-gisa po si Toby. Kaya nga. Kumusta ka naman, Mayora? Okay naman. Nagulat ako. Bigla akong tumakbo dito. Oo, nagulat din ako eh. Ganda ng usapan, 'di ba? Oo. Nagkagulatan tayo, 'di ba? Biglaan 'to. Yung ghost talaga na literal nagulat tayo lahat. Oo nga eh. Well, anyways, ikaw naman, nag-ghost ka na ba or nang ghost ka na ba? Hindi pa naman, kasi ako yung tipo ng babae na kapag ayaw sa akin ng lalaki, sabihin mo sa akin at tatanungin kita. Kasi mararamdaman ng mga babae 'yan, 'di ba? Prangkahan ka pala. Nararamdaman kasi natin, 'di ba, na oy, parang papalapit na iwan na ako nito, ah. Eh paano kung biglaan, bigla na lang hindi nagparamdam ngayong araw na 'to, ganun? Hindi nagparamdam. Oo. Alam ko yung bahay niya, pupunta ako. Kakatukin mo, oy! Bakit? Ganon? Charot na lang. Pero hindi naman sa ganon. Anong gagawin mo pag biglang hindi nagparamdam? Eh di wag, kung ayaw niya sa akin. Ah, dead maka na. Oo, kasi syempre maganda tayo. Ah? Ibigay sa sarili natin sa taong ayaw sa atin. Oo nga, ganon pala. Oo. Ikaw nang ghost ka na ba minsan sa buhay mo? Hindi. Kasi nagsasabi rin ako, Kare. Ah, talaga? O parang wala na patutunguhan tong relasyon na to, itong pag-uusap natin. Uh-oh. Parang hindi naman siya pupunta sa to the point na magiging jowa kita. Kaya kita sasabihin mo na. Oo. Okay. At least honest ka talaga, di ba? Siyempre, kasi parang ayoko kasi sa tao na mapapahiya siya sa akin. Mm-hmm. Ayoko nung malulungkot siya dahil sa akin. So maganda na meron tayong closure. Tama. Na ito yung gusto ko para sa atin, pwedeng magkaibigan lang tayo, so babay na. Ah, okay. Ganon. Ah, mas maganda talaga yung ganon. Oo. Diba, ikaw naman, speaking of red flag kanina, kasi si Toby sinabi niya red flag ngayon kapag cheater in the past, ganyan. Ikaw, ano yung magpapa-red flag sa'yo na, ay, ayoko na nito? Wag na to? Actually, ako, di Kara, ko hindi ako naniniwala sa red flag noon. Ah, talaga? Noon. Kasi syempre tayong mga babae, marurupok tayo. So, naniniwala tayo na baka may pag-asa pa na magbago siya para sige sa akin. Sige pa. Oo, diba? Kaya yung sa red flag na yan, parang wala eh. Walang red flag? Oo, walang red flag para sa akin. Pero ako ripot, okay lang din. Mga okay lang din. Hindi ako magkasas para sa sarili ko. Ganon. Mag-date kaming dalawa, ay wala kang pera, sorry, ako lang kakain. Pag gano'n ba, nag-date kayo, kunyari, madungi siya magdamit. Ay, ayoko. Oh, diba? Pet peeve yun. Hindi siya red flag. Anong pet peeve yun. Ano yun? Pet peeve. Ayaw mo sa tao. Ah, okay. Ayoko sa lalaki na maduming kuko. Yung talaga yung pinaka-tinigyan ko sa lahat. Napanagin tuloy si Baby Toby sa kuko niya. Wala pa ko nail cutter dito eh. Malinis naman yung kuko niya. In fairness. Ayun na kayo, mukuko. Oo, tsaka yung mabaho. Yung hindi naliligo. May mga ganun lalaki ah. Oo, Toby. Kapag walang pasok, di ka naliligo. Uy, naliligo naman ako. Bakit mo alam, inaamoy mo ba? Ewan ka lang. Pero kasi ganun mga lalaki, di ba? Kapag walang pasok, wala nang pupuntahan. Hindi na maliligo. Oo. Hindi naman lahat.
Oo nga naman. Oo, naliligo ako. Naliligo ka naman araw-araw, no? Oo, of course. Depende kapag may araw. Pag umuulan din, no? Pag-usapan na yun, malamig eh. Ikaw ba araw-araw ka naliligo? Siyempre naman, at gabi-gabi rin. Kahit ano. Kasi hindi tayo sure, baka biglang umamoy sa leeg natin, ganun. Alam mo, sinasaktan niyo ko, hindi ako naligo. Totoo ba, Kara? Oo, kasi late ako nagising. O, diba? Aminado naman. So, may revelation tayo ngayon, mga bangga. Hindi ako naliligo. Eh. Ang gandang Kara. Bakit mo in-open yung topic na yun? Ngayon lang naman. Yung mga magaganda rin pala, may pintas. Hindi, ngayon lang kasi nagmamadali ako. Kaya sabi ko, hindi na ako makakaligo ngayon, magmamadali na ako. So, naghilamos ka lang? Naghilamos. Toothbrush. Ah, change topic. Hindi, nag-toothbrush ako. Grabe okay, kayo. Okay. Kagabi. Hindi, kanina. Grabe. Oh, change topic na. Back to ano? Back to red flag tayo. Ayun, red flag. Hindi naliligo yung babae. No? Red flag ba yun sa'yo o sa lalaki? Sa'yo naman hindi. Okay lang naman sa akin. Basta mabango naman, di ba? Okay na si Amoy Alamang. Okay na sa... Ay, ito ha, ito ha. Kapag ano, kapag maasim yung kilikili ng babae, kapag ano na, kapag girlfriend ko na, kapag girlfriend ko na, inaamoy-amoy ko yun. Iba yung maasim sa amoy putok ha, baka nagkakamali. Oo, oo nga, oo nga. Di yung amoy putok, okay? Okay, doon na tayo papunta sa jowa mo na. Kunyari, jowa mo na, tapos may flaws. Halimbawa, medyo mabaho siya, aaminin mo ba? Yung, babe, baho ng kilikili mo, ganun. Ang ginagawa ko naman kasi, pabiro. Pabiro. Ah, pero, pabiro. Real talk. Ganun. Paano, paano? Para ano, kunwari, kunwari, love. Oh. Diba, ayaw bakit love? Bakit love? Mali! Oh, sige. Kalalugin mo na lang. Talagang mahal. Mahal? Huwag naman mahal. Iba na lang, babe. Baby ko. Babe, sige, babe. Ang arte. Oh, sige, oh. Babe. Nananapak ka. Ah, ganun. Pero at the same time, may konting ano pa rin, may konting lambing, ganun. Ay, ako hindi ganyan. Ikaw, paano ka? Tara, love, ligo tayo. Pero parang pahaging na rin yun, di ba? Oo. Pero at least, matutuwa siya kasabay kayo maliligo. Mm. Na-experience mo naman sabihin sa totoong buhay? Ay, hindi pa naman. Hindi kasi ako nakikipag-date sa lalaki, may amoy talaga. Paano kung mabango sa date, tapos nung naging kayo, oh, may hidden pala. Ay, break na tayo. Pero wala, so far pa naman sa aking experience, wala pa naman ganun ganun. Oo nga. Buti naman kung ganun, di ba? Oo. Siyempre naman, agad-agad ako. Ang bango-bango ko, tapos yung kasama ko. Eh, wait lang. Yung sinabi mo kanina, na kapag ganun ba ako report, ikaw magbabayad talaga. Hindi ka mata-turn off. Kasi ako yung tipo ng babae na hindi ako naniniwala sa ililibre dapat ako ng lalaki. True. Diba? Oh, sige, mag-campaign nice one! Sige. Ah, ganun. So, okay lang naman sa'yo. Okay lang sa akin yun. Kasi nagtatrabaho ako. Yes. May pera akong sarili. Mm-mm. So, hindi ako aasa sa'yo. Kahit ikaw yung inaya mag-date? Oo. Maglalabas ka ganun. Nakikipag-split pa ako ng bill, Kara. Yan ano dapat. Na? Split dapat. O bakit? Paano, may experience siguro sa palibre babae. Bakit anong experience mo doon? Kasi dati kasi ako... Kumbaga, hindi sila na yung pag-date sa akin hanggat hindi ako yung gagastos. Dati, yun ha. Grabe dati. Naman yun, gold digger. Dati yun ha, dati. Ginawa ako sugar daddy eh. Ah, ganun. Eh, sugar baby ka pala. Sugar baby. Dati. Ah, okay. Eh, so mayaman pala to si Toby, no? Oo nga eh. Ngayon, may dinedate ka? Ngayon? Uh-oh. Wala. Wait, sabi mo may kalandian ka. Wait! Pero, shhh! Pati naman, natawa si Toby. Ikaw ba may araw may dinedate ka ngayon? Wala. At talagang super single. Yes. Si Toby may kinakausap. Bakit nakausap pa lang naman? Usap. Ito si Iska kasi. Nabuking ba? De, single na single po si Baby Toby natin. Single. Oo, diba? Makikipag-usap pa lang. Tama. Pero minsan ha, kahit hindi mo ka-date, may nangyayari. Anong nangyayari? Alam mo na. Uy, grabe na. Diba, wala pang ngiti si Toby. Alam mo, ang dami revelation. Diba? Ito ba? Hot story pa na. Hot story pa natin ni Baby Toby. May sigara dinaligo. Huwag niya ibalik sa akin. Naki-Toby na tayo. Oh, ayaw niya na magsalita. Well, ay, namumula si Toby. Oh. Bawa nandito kila Jimbo ko eh. Alam mo, Mayora, grabe ka pala manlaglag. Hindi ako magsabi ng sekreto sa'yo. Ay, hindi naman ako na naglag. Ikaw na naglag sa sarili mo. Oo. Ikaw din na naglag sa sarili mo. Diba? Hindi siya na naglag sa akin. O, hindi naman. Pwede ka naman tumanggi. Kaya nga, ba't di ka tumanggi? Kaya nga.
ko. Eh. Okay, change topic na tayo. Anyways, oy, hello sa lahat ng viewers natin. Mag-hi kayo. Hello. Hi yeah. naman sa inyo mga pangga. Kamusta naman kayo dyan? Ikayo, ano ba yung red flag para sa inyo? Oo nga. Hello po sa lahat ng live viewers natin ngayon sa Energy FM 106.7. Meron tayong 924 live viewers. Talaga, ang dami naman. Hello po. Ayan. Aabangan niyo po si Baby Toby at saka si Mayora Iska dito sa Energy FM. Lalo na sa mga susunod na araw, may mga pasabog pa rin po kami. Okay? Hindi pa rin pala tapos yung pagpapapasabog natin. Oh, marami tayong pasabog. Huwag lang yung paputok. Oo nga naman, di ba? Anyways, oy, maraming salamat sa inyong dalawa ha at pinaunlakan nyo ang topic natin today at maraming revelations. Oo talaga. parang nang hina to si Baby Toby. Parang pagkatapos nito gusto niya na umuwi. Kaya nga. Parang ayoko nang tapusin tong araw na to. Hindi na siya nakapagsalita, di ba? Oy, sabi ng mga panggay natin dito, oy, si Mayora masyadong pasnamado ang bunganga. Kaya nga, alam mo na, pagkausap si Mayora, ingat. Kaya nga, walang sekretong hindi mabubunga. Tama. Anyways, ayun na. Uy, maraming salamat Mayora at Baby Toby. At dahil dyan overtime na tayo, ipasa na natin ang corona sa ating next program. Eh, okay lang. Tayo, chikahan pa tayo. So, kung saan naman, Kara. Mapapagalitan tayo. Kaya nga, anyways, marami pa rin namang tawanan at kwentuhan sa mga susunod na araw. Kaya naman, lagi po kayong tumutok. At don't forget to follow us on our social media accounts, Energy FM 106.7 on Facebook, at ganun din po sa YouTube. Okay, dahil dyan, magpapaalam na po kami lahat. Susunod na po si Lindsay para sa kanyang lihim ng liham. Again, ako pa rin po, nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. Dito lang syempre sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Energy! Wait lang, isa pa. Ako talaga yung lutang. So, yung tayo practice, no? Sorry! Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo!